Magandang umaga muli, Sir Vic Lorenzo, sir. Sir Erwin, magandang umaga po. Okay, sir. Linawin ko lang, nakalaya na ba si Mr. Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos kasi nagsiswimming na rin siya kagabi sa sa YouTube na pinapakita, live po sa Facebook. Ayan o. Nakalaya na ho ba, sir? Sir, hindi po siya nakalaya, sir. Nakabiting pa rin siya sa NBA ngayon. Yung mga bill na pinaprocess nila, sir, yung pagproseso na hindi pa tapos, sir. So wala pa kami nare-receive na mga release order. Eh meron na pong sa YouTube at saka sa itang Facebook na nakalagay nag-live. Kaya nga, kaya ako na pa ano, pagkagising ko eh, ganyan ha. Kanyang swimming pool. So, hindi ho totoo, nandiyan pa rin mo siya sa inyo. Nagsiswimming. Nakalaya na raw. Siguro sir, may nagmamanage noong account niya. Ah, okay. Tapos old. Ayun, yung mga tuta. Ayun. Mga tuta ni Mangusin. Online news online, sinasabi na you are set to file sedition charges laban po dito kay Norman Mangusin. Bakit po sedition, Sir Ben? Sir, nakapag-file na kami actually gabi. Nag-presenta kami ng court inquest, yung mga dokumento, nag-file na kami for inciting to sedition and unlawful use of alias. Yung inciting to sedition kasi sir, ni-review namin lahat ng mga videos niya. Meron kasi sir, sa inciting to sedition na yung element na sowing hatred in the hearts of the poor, parang creating chaos and disorder. Uh-huh. And in so many videos sir, kung makikita mo, hinahabol niya yung a certain class ng society natin. Uh-huh. Parang sir, nag-create pa ng hatred. Para magalit yung mga mahihirap sa mga mayayaman, parang gano'n. Parang gano'n sir, parang gano'n ang nakita namin. So, may batas pa lang ganun. Ating sedition law, survey? Yes, sir. Nasa revised penal code yun, sir. May batas pa lang ganun. Hindi natin alam. Ano naman ho ito? Kasi sir, pag gumagamit ka ng pangalan, na wala ka namang judicial notice for a change of name, hindi ka dumaan sa proseso ng korte, magkaginagamit mo ibang pangalan. Immediately, sir, you will be violating yung anti-alias law natin. Alright, so may kulong din ho yan, sir. Alright, last two questions, sir. Kahapon sabi niyo, inaantay niyo yung mga magre-reklamo ng itang estafa. Dumating po ba, sir, yung mga magre-reklamo? Hindi sila dumating, sir. Okay. Yung isang hinihintay din namin, sir. Pero meron na hong mga nag-file ng reklamo laban po kay Mr. Mangusin. Wala, sir, kasi kailangan sila mag-fill up ng format. Ah, okay. So, sir, kailangan makuha yung sworn statement nila, sir. At i-present din nila yung mga ebidensya nila, sir. Alright. Against Norman Mangusin. Okay, sir, may nagtanong po sa akin, hindi ko rin matanggihan, itanong ko daw po sa inyo. Is Norman Mangusin, sir, a victim o siya po isang con artist? Kasi ito po ang tanong, sir, ng mga supporters niya. Bakit yung tumutulong pang inuna ninyong hulihin, maraming pwedeng hulihin? Kaya nga eh, ano pa yung pandemic eh. Dapat ipinabayaan muna matapos. Si Norman Mangusin ba ay ginawa? Kahit paano, kakatulong siya kahit paano ha. Para matakpan yung mga kapalpakan na nangyayari this past few days tulad po ng sasak daw. Tulad po nung isang opisyal na sumablay. Ito raw ho kaya ang dahilan kung bakit para ma-divert ang attention dito kay Norman Mangusin sa halip na kapalpakan ng isang ahensya sa pagbibigay ng ayuda at saka yung isang opisyal na ikang naglumabag sa quarantine. How will you answer this, attorney? Sir, yung mga scenario na ganyan, sir, kasi medyo complicated. Uh-huh. At at the same time, we guarantee, sir, the public, na hindi, kung may mga ganyang pag-iisip, sir, na siguro na ibang ahensya or what, hindi magpa-participate ang NBA, sir. Okay. Noon, sila kasali dun eh. Anong pakalam nila doon? Activity lang ginagawa namin or law enforcement operation, sir. Sir, di ba tinatanong mo yung tumutulong? Yun nga kine-question din namin. Talaga bang tumutulong siya? Kasi nadami kaming mga reports na nare-receive, sir. Kasi supposedly, ilang tons ang binibigay niya na bigas. Yung pala, ilang supot lang ng bigas. Binerify namin yung activity nila doon sa Santa Rosa, sir. Kaya nga sinabi ko nga eh. Yun, fraternity. Yung mga bigas na yun. Gano'ng karami po yung binigay niya na bigas, sir, sa fraternity na yun? Parang 10 yata yun, sir, or 20.
20 sacks. For that fraternity alone. Hindi yung parang tao na nabibigay niya, gano'n. Oo. Hindi, pero ano ha? Facebook, sir, hindi isang tao, isang sako. Hindi. Support sa nakikinig ko sa atin. Nagagalit na ho sa NBI. Yung pag-distribute niya ho ng bigas sa sinasabi niyang truck-truck, hindi naman po truck-truck ang pinamimigay niya, Sir Vic? Oo, sir. May mga reports kami na doon, sir. May mga nagko-comment na online. Mayroon pa sa Quezon City, sir, di ba? Clarify na hindi siya ang nagbigay ng ilan lang ang binigay niya. Nagbigay siya kung konti lang, hindi lahat. Sir, di ba? Kasi, titignan din nila online, sir. Kinukuha niya eh. Kunyari siyang nabigay, hindi naman. Hindi nila yung mga other aspects, no? Yung initiative ni Mr. Mangusi, sir. So, walang halong politika ito, sir. At hindi siya biktima rito. Kasi yung lumalabas ngayon na sumisigaw po yung kanyang mga supporters, yung mga fans niya ngayon sa social media na bakit si Norman Mangusi hinuli yan dahil panakit buta sa kapalpakan ng DSWD sa pagbigay ng ayuda. Yung isang opisyal dyan na lumabag sa quarantine, bakit hindi tinanggal? Maaaring ito raw ang ginamit at ginawang sacrificial lab para mailigaw ang ikang issue dito ngayon mapunta kay Mangusin. Sir, hindi totoo yun, sir. Okay. Hindi talaga totoo yun, sir. Okay. In fact, sir, kaya nga noong sinasabi namin, na-check lang naman namin yung mga full records. Yan. Ito pakinggan nyo. Kasi siya mismo ang nag-file sa amin. Na ayun, sabi ko na nga, be. So, siya complainant din namin. Tinitingnan naman namin yung mga leads na pre-novay niya. Kasi ang pinasabi niya, sir, madami daw nag-create ng mga fake account under his name at ang hihingi ng pera. Okay, sir, last two questions na lang po talaga. Chinek niyo na ba? Sabi niyo, mag-check ko kayo sa NBI at SEC kung may mga records po siya doon o nagbabayad siya ng tax o nagbabayad siya ng mga permit sa SEC para sa mga negosyo niya. Na-check niyo na po ba, Sir Vic? Sir, may formal communication na kami dun sa mga different agencies, katulad ng TSA, BIR. Hinihintay namin, sir, yung mga formal reply nila. Pero at the same time, sir, considering na assisted by a counsel naman siya, we are coordinating with her counsel, sir, and we're asking yung mga tax payments niya, sir, di ba? Bilyonaryo eh. Bilyonaryo. Yun ang magandang reflection sana, sir, ng reflection. Kailangan may tax talaga yan. Mas mayaman pa kay Kiwili Rebill yan eh. Tax declaration ay mga tax payments. Kasing zone. Wala po. Yung pala yung lahat ng pinapakita yung peke. Wala rin may presidente. Pero siya dinag-demand din na po sa kanya o sa kanyang mga abogado. Dinag-demand namin sir. At the same time, nag-coordinate na rin. Ano po sagot ng abogado niya, Sir Vic? Hindi actually categorical ang sagot sir. They're going to submit. Pero hanggang ngayon, wala pa. Alright. Sir, itong mga sasakyan, ayon sa aking informante, bahay, opisina, ito po may pag-aari ng isang Bernard Chu? Sir, hindi ko lang ma-mention. Alam na namin, sir, kung sino. Pero hindi ko lang ma-mention yung pangalan. Pero kinekta rin namin yung record, sir. Malinis naman yung record, sir. Nung may-ari. Right. Pero definitely, sir, hindi kay, sir, hindi. Oh, narinig nyo, hindi talaga. Alright, hindi talaga sa kanya. Nakontakt nyo na rin po ba? Yung ginagamit lang siya. Yung kanyang nanay, dyan po sa Carmona, Cavite po, na sinasabi nitong ayoko na banggitin yung isang agency na tinanong ko, pero ayaw nila magpa-interview dahil ayaw daw hindi lang kayong pangunahan at kayo nag-iimbestiga na dyan. Eh lumalabas yung nanay niya raw diyan nakatira sa Carmona, Cavite. Ano po sa may sa Cavite o yung mga taga Cavite. Makakilala niyo nanay nito. Ni Norman Mangusin. Sir, tinanong na muna kasi namin yung mga dini-clear niya mga addresses, sir. Nandun na yung team ng NBI sa Cybercrime Division. Sinetest, sir, sa Mebesia, sa Baguio. Isabela, sa Cavite, yan. Okay. So, kung kilala nyo mga kamag-anak nito, ni Norman Mangusin. Mananatili, sir, bakit to? Turo nyo na yung bahay. Sa
para malaman na katotohanan kung talaga siya ay budol-budol king. Sa violence against women, bakit di siya makalabas pa, sir? Sir, siguro dun sa, siyempre sir, ngayon, skeletal lang mga korte ngayon. Oo, nangyarapan din siguro sir mag-process ng mga dokumento. Pero yung mga dokumento to support yung pag-post niya ng bail, sir, na ibigay na ng NBI lahat. Alright. Yung human trafficking pala, sabi mo ba, ipag-communicate pa kayo sa korte, natuloy, anong balita doon? Human trafficking pa. Yung human trafficking, sir, kinonfirm na yung warrant ay standing. Aha. Under normal. Confirm, normal mausing, kaya pala nagpahit ka ng process Leo Marcos, ha? Hindi pa paso yung warrant of arrest niya sa human trafficking. Tama po yan, tama. Tama po. Hindi pa paso yung warrant of arrest niya. So, nagigil na rin. So sinerve na hunin nyo rin sa kanya, ito ang dahilan, ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya muna makauwi sa kanilang bahay? Hindi lang yun sir, kasi unang-una sir, di ba meron, hindi pa siya nakapagpiansa doon sa dalawang kaso? Yes. Oh. Itong, hindi pa nakapagpiansa eh. Yung sinasabi natin sa human trafficking. Uh-huh. At may sinampa pa kami, sinampa pa kami sa kanya na dalawang kaso sir, di ba? Oh, dalawang kaso hindi pa. Hindi pa siya makauwi unless, bali lima. Hindi pa siya nakapag-post ng bail, no bail yung isa, at may mga charges kami na pinahit sa kanya sir. So, mananatili mo na siya dyan, mga ilang araw, or are we talking about linggo, buwan, mananatili siya dyan, sir? Pero, definitely, Sabado-Linggo, dyan pa rin ho siya, una. Ay, yun sir, yun ang sigurado sir. Alright, Sir Vic Lorenzo, Chief NBI Cybercrime, maraming salamat, magandang umaga po, sir. Nako, ayan ang abaga sinasabi ko. Kaya yung taswimming po yun, nasiswimming si Francis Leo Marcos, peki yun, anak ng pusa yung mga nagano yan. Oh. Ang daming gumagamit ng account niya, yung mga garapata niya, yung mga tauhan niya sa ano. Ito yung madalas kong sinasabi. Ano ba yung mga yan? Noong pama. Yung mga tauhan ni Francis Leo Marcos, yung mga garapata niya ang gumagamit ng kanyang account ngayon. Lalo na yung si Kabise, numero uno, sinungaling yan. Napakadami niya mga kalokohan yung pinagkasabi. Kaya ngayon, matauhan na kayo.